So guys, ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng o-ring sa ating fuel injector. So pag may napapansin kayo na may parang leak na nagasolina dun sa ating fuel injector, so titingnan natin kung saan siya nagli-leak. So kadalasan po yan dito po sa ating o-ring sa loob po nito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin yan papalitan. Sa pagtatanggal po nito, hugutin lang po natin itong fuel injector. Yan. Tapos, ayan po yung kanyang o-ring ito sa loob. So, yan po ang o-ring niya. So, yan po ang papalitan natin. So, ito po, ayos pa naman po ito na sa labas, itong rubber na ito. So, ito lang na o-ring ang papalitan natin. Tatlo pong o-ring yan. So, tatanggalin lang po natin yan. Tapos, pagkatanggal natin ng o-ring, lilinisan lang po natin yung pinagkakabitan ng o-ring at papalitan natin ng bago. Meron na tayo dito na nabili na o-ring. Bali po ito yung mga nabili natin na o-ring. Ayan. Mas maganda po pagkatanggal nyo nitong fuel injector, dalin po natin at ipakita natin kung ano yung mag-fit dito na o-ring. Kasi po yung mga dati po niya, pag ginawa po natin sample yon, eh medyo malalaki na po yon, naka-expand na po. So, mas maganda po, dali natin tong fuel injector natin at ipakita natin sa kanila para masukatan nila ng tamang o-ring. So, ayan. So, ngayon, tatanggalin na natin tong o-ring. So, sa pagtatanggal po nito, napakadali lang po. Iangat lang po natin ganyan. Yan, slide lang po natin. Kung meron po kayo na pang tanggal dyan, mas maganda po, ayan. So, madali lang po siya tanggalin. Tapos ito. So ito po, paglalagay po nitong ating rubber na ito, kailangan po itong parang may naka-usli dito, hindi po yung nakalapat. So bali ito pong naka-usli, bali nakatapat po yan doon sa dito. So nakaganyan po yan, nasa ibabaw po yan ng ating fuel injector. Baka po magkabaliktad. So sisingaw po yan, lalabas po yung gasolina. Pagka ito po ay maluwag na yung ating o-ring. So kailangan po ito ay nasa ibabaw. Yan. So ayan po, parang may naka-usli po siya. So sa ibabaw po yan ng ating fuel injector. Ganyan. So ayan, tanggalin natin, pupunasan lang po natin to. Mas maganda po kung huwag po magkakapalit-palit yung ating mga fuel injector. Kung saan po natin tinanggal, doon din po natin babalik yan. Linisan lang po natin. Okay. So, ito po yung number 1 dito. At ito naman yung pangalawa. Punasan muna natin kasi may gasolina pa po yan. Pagtanggal po niyan, gaganitin lang po natin. Ingat lang po natin yan. Slide lang po natin na ganyan. So, matatanggal na po yan. Tapos, punasan lang po natin ito. Itong mga ring na ito, or hugasan natin para matanggal yung mga gasolina po dito para hindi po ito mag-expand na ating rubber. Tapos ito po yung last. Ito yung last natin na fuel injector. Punasan natin muna bago natin tanggalin para hindi madulas. So ayan, tanggal po. Madali lang po natin tanggalin. Pupunasan natin to bago tayo maglagay ng panibagong o-ring. Kasi may mga tira-tira pa pong gasolina yan. So pag nilagay natin, pwede pong mag-expand ang ating o-ring. Gagamitin po natin pang lubricant sa ating o-ring ay yung silicone grease po ang gagamitin natin. Silicone grease, pero pwede naman po yung petroleum grease. Safe naman po siya sa o-ring. So, mas maganda po kung silicone grease po yung gagamitin natin para hindi po masira yung ating mga o-ring. So, ayan. Ito yung ipapalit natin na mga o-ring, ito, yung tatlo na ito.
So ito po yung sakto po dun sa ating fuel injector. So ayan. So bago natin siya ilagay, lalagyan natin ng kaunting silicone grease para madulas po yung ating o-ring. So pag sinalpak natin ito na ating fuel injector sa ating fuel rail, so hindi po siya masusugat yung ating o-ring. So lalagyan natin siya ng kaunting silicone grease. Yan. Tapos bago natin to ilalagay, lagay muna natin itong ating rubber seal. So ito po yung nakalagay dito. Yan. Ito po yung nasa ibabaw, itong parang may may nakaumbok na rubber to. Ito po sa ilalim, itong flat. Flat po 'yan. Yan, ito po ay may nakalabas po na kaunti. So ito po yung sa ibabaw, ganyan po. Yan. Bago po itong ating o-ring. So lalagay na natin yung ating o-ring. Ganyan lang po yung paglalagay niya. Yan. Yan. So slide lang po natin. Pero na po yung na-grease, dagdagan pa natin ng kaunti para pag pinasok natin ay hindi po siya ma-damage. Yan. So kaunting-kaunti lang po, huwag natin sobrahan ng dami. Lagyan din po natin itong kaunti lang para lapat na lapat po siya. So, tapos lagay muna natin dito. Tapos yung isa naman, ito lagay natin yung ating rubber seal. Ito. Ganyan. Tapos yung ating o-ring. Itong o-ring natin lagyan natin ulit ng ating silicone grease. Konti lang po, huwag sobrang dami kasi papasok po yan sa ating fuel injector. Nilinisan na po natin yan, lahat ng paligid na yan. So, lagyan natin ulit ng konti lang para pag pinasok natin to, hindi siya madadamage. Kasi pag na-damage po yan, magkakaroon po ulit ng leak ang ating fuel injector. So, pag may nakita po kayong nag-leak dyan na gasolina, so ito po yung kadalasan, sira po yung ating o-ring. Tapos, ito naman po, panlast natin, yung pangatlo nating fuel injector. So ayan ulit, nasa ibabaw po ulit yung may nakalabas at yung flat po sa ilalim, ganyan. Tapos yung ating o-ring. Krasa. So silicone grease po ito na gamit natin. Safe po yan sa lahat ng rubber. Kung wala naman po silang silicone grease, bali yung petroleum grease po. So, pwede naman po yun. Safe naman po yun sa mga o-ring. So, kaunti lang naman. So, wag natin susubrahan. So, hindi po ibig sabihin gumamit tayo ng petroleum grease. Safe na po yan sa lahat ng klaseng rubber. So, ito po kasing rubber na ito. Dito sa ating fuel injector, iba po klaseng rubber po yung ginamit dyan. Ibang klaseng rubber po yan. So, ito po yung rubber na pwede po sa mga gasolina, fuel, kahit mababa, hindi po siya agad-agad nag-expand. So, okay, pwede na po yan. So, pwede na natin tong ibalik yung ating fuel injector dito sa fuel rail. Inisan din po natin muna to na loob para matanggal po yung mga gasolina dyan sa may paligid po ng sasalpakan natin ng fuel injector. Para matuyo yung gasolina.
So, ayan nga guys, ibabalik na natin tong ating fuel injector. So, ito po ay nakaharap dito. Yan, dito po yung socket nakalagay. Dito po yung nakaharap. So, ayan. Ganyan lang po, ipapasok lang po natin dahan-dahan. Ilapat lang po natin ng maayos. Sentro natin. Tapos ito po. So, ganyan po yan. So, dahan-dahan lang po yung pagpasok natin para hindi po nadadamage yung ating o-ring. Yan. Dapat lang po natin ng maayos. Tapos, ito po yung last. So, ayan po. So, pwede na natin siyang ibalik sa ating makina. So, guys, dito natin tinanggal yung ating fuel injector. Yan, tatlong fuel injector po yan. Dito po yan malapit sa may ating intake manifold. Yan po yan nakalagay. Ayan. So, ibabalik na natin yung ating fuel injector. So, kung paano po natin ibinalik, ganun din po natin siya tinanggal. Sa pagbabalik po nito, so, babalik na rin lang po natin. Ganyan. So, ayan. So, ito pong fuel line po. Ito po yung papasok dito sa ating fuel rail assembly. Tapos ito naman po yung pabalik po doon sa ating tangke. Yung mga gasolina po na hindi po nasusunog, mabalik po yan doon yung mga excess na gasolina. So, ayan. So, babalik na natin to. So, isentro lang po natin yung ating fuel injector doon sa pinapasukan niya. Meron po yan na rubber dito sa bago po yung ating fuel injector. Ito po. So, meron pa po yan na rubber. So, dalawang rubber po lahat yan. So, isang rubber po dito sa may ating fuel injector at isa po dito sa napapatungan ng ating fuel injector. Yan. So, dito po yan nakalagay, nakasalpak. So, huwag po natin kalimutan, baka matanggal. Siguraduhin po natin na wala pong mawawalang kahit anong rubber po. So, kung meron po tayong pamalit, pwede na rin po natin palitan ito ng mga rubber na ito. Pati ito, lahat po, yung o-ring, panagpalit po tayo ng o-ring. So, palitan na rin po natin lahat para wala po talagang tagas. Ilalagay na natin. So, sa ngayon, ito muna ang o-ring ang papalitan natin. So, yan. Sa pagtatanggal po nito, kuha lang po kayo ng pang sundot po dyan, ganyan, para matanggal po ito, na tatanggal po yan pangat itong rubber na ito. So, iwasan lang po natin na may makapasok ng kahit ano ditong dumi. Yan, kasi diretso po yan sa loob ng ating makina. So, babalik na natin to. Yan. So, tapat lang po natin yung ating fuel injector doon sa rubber. Kapasok po yan doon. Kasentro lang. Yan. Tapos, ididin lang po natin. Dahan-dahan. Ayan po. Tapos, meron po yan na washer na plastic dito. Dito po yan nakalagay. Ayan. Tapos balik natin yung tornilyo. Huwag din po yun natin iwawala yon, kasi yun po yung spacer po dito sa ating fuel rail assembly. So spacer po yan para hindi masyado nakadiin yung ating fuel injector. Tapos ito po yung isa. Dito naman po yan, kabila. Tapos yung tornilyo po natin. Ayan po. Ganyan lang po yan. Tapos, ito naman na isa. Ito. So, huwag natin kalimutan yung mga bracket na yan dyan. Ayan po, meron pang isang bracket yan doon. So, ito.
Lagyan natin tornilyo yan. Tapos higpitin na po natin yan, mga tornilyo. Sakto lang po para hindi po maputol yung ating tornilyo. Yan. Tapos ito naman sa clamp niya. Tapos itong isa. Tapos ibabalik na po natin itong mga socket dito po yan sa ating fuel injector. So sa first cylinder na ating fuel injector socket, yan tapos ito yung clamp pangalawa. So tandaan po natin ito po ay nasa ibabaw yan para pumasok, kasi yung clamp niya po nasa ilalim yung lock yan. So balik lang po natin pag nag-click na po yan, nakalock na po yan. Tapos ito, huwag din natin to kalimutan na socket na itong isa. Dito po yung nakalagay. Tapos ibabalik na po natin yung fuel line natin. So fuel line natin, ito po yung papasok dito sa ating ito, sa ating fuel rail assembly. Ito naman po yung pabalik sa ating tangke. Itong isang line na to. Pasok lang natin ito. Ay tumutulo po na gasolina yan. Yan. Tapos ito naman na isa. Medyo matigas-tigas po yan. So itutulak lang po natin ito para pumasok po itong hose yan. So kapasok na, ibabalik na natin yung clamp. So balik natin yan. Pasensya na, medyo maingay kasi nasa tabi tayong kalsada. So yan. Yung clamp na isa balik sa ating tangke. So pagkatapos natin balik, huwag din natin itong kalimutan na vacuum hose na to. Pabalik din natin yan. Kailangan may balik po natin sa dati lahat po ng mga tinanggal natin. So yan, nakabalik na. Subukan na natin kung okay na siya, wala ng leakage sa ating fuel injector. Okay na, naibalik na natin lahat. Try natin pandarin. Sa una po, medyo mahirap po siya i-start dahil wala pong gasolina sa loob ng ating fuel rail assembly. Kaya medyo mahirap po siya pandarin. So after po noon, pag may gasolina na yan sa loob, so okay na po. Under na po yan. So ayan po, wala na po siyang mga leakage yan. Kasi yan, medyo may ano po yan, oh, may patak po yan dati dito ng gasolina. So napaka-kaunti lang naman yung leakage niya, pero pinalitan na natin para sigurado. Lalo na pag bumabiyahe tayo ng malalayo, so mahirap na magkaroon tayo ng problema. So ganyan lang po kadali kung paano magpalit ng ating o-ring sa ating fuel injector. So kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa ating mga video na i-upload. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless po.